ministry and music team trainees din po. Sige po, magbigay po tayo. Thank you.
Amen. Praise the Lord. Maraming maraming pong salamat sa young people, sa church po natin. At salamat po sa Panginoon sa mga talento na ito. Okay? Gusto niyo po ba silang makilala? Anyway, pag nakikita ko pong mga kabataan na ito ay talagang may pag-asa ang simbahan natin. Okay. Naniniwala ho ba kayo doon? Yan, doon lang po kayo titingin sa... Okay, wag ho kayong titingin sa iba. Mag-focus lang po kayo dito. Ang nakatayo po dito si Jilin. Okay, anak po yun. Apo po yun ni Nanay Sining. Okay. Yung nandito po si Genesis. Okay, anak po yun ni Jenny. Yung nandito po sa gitna, mamaya ako sasabihin. Si Darlene ho yun. Okay. Anak ni Ted. Tapos yung nandito po, si Aliona. Sado ko. Anak naman yun ng tatay niya. Si Freddy. And then yung dito po, I think, si Jonalyn ba yun? Ayan, si Jonalyn. Si Luis naman ho yung may sala doon. Anyway, salamat ho sa Panginoong Diyos. At ang maganda po mga kapatid, meron pa pong song offering tayo. Okay? Kung papalakpak ho kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Ito po ay meron pa pong song offering. At pagtitingin po tayo dito, may pag-asa pa din. Dahil yung si Lolo Jimmy, ewan ko kung maniniwala ho kayo, siya daw kamukha ng apo niya. Hindi ako naniniwala. Welcome po natin si Ninong Becca at saka si Tatay Jimmy. Noon, sabi ko, yung hindi pa umaawit, umiiyak na. Kasi yung pong aming aawitin ay Diyos ng Himala. And gusto ko pong i-testify kung bakit saan ka namin ay kami nakakilala sa Panginoon. Nakwento lang po ng lola ko, pero ang lola ko po ngayon ay nasa langit na. During na siya po ay may sakit, ang sakit niya po ay, sabi niya, ang kwento niya siya ay nilalanggam na noon. And lagi siyang nakahiga lang sa bed at yung apat na paa ng bed ay nakatungtong sa tubig, sa planggana na may water para hindi po siya langgamin. Subalit nung dumating po ang salita ng Diyos, may dumating pong missionary, ang aking pong lola ay nakakilala sa Panginoon kasama ng sambahayan at siya po ay gumaling. Kaya ang Diyos po ay Diyos ng Himala. Totoo po ang sinasabi sa awitin na ito, kaya kahit po may special number na, ay kami po ay nagpumilit na awitin po ito para sa kapurihan ng ating Panginoon, Diyos ng Himala. Walang hanggan, kahit na mag-
Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino tutulog? Tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kailangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Diyos po ang lahat ng papuri. Praise the Lord, no? Napakabuti po ng Panginoong Diyos. At nakita po naman natin yung ginawa ng Panginoong Diyos sa ating mga kapatiran. At nagpakita po siya ng kapangyarihan at nagpamalas po siya ng kanya pong himala. Okay? So, yung kumakanta po ditong maganda, nanay po yun ni Maki. Ay, ni Maki. Magiging mother-in-law pala. Ayun, kinikilig si Maki. Bawi na ako, Maki, ha. May meeting pa tayo mamaya. Anyway, salamat po sa Panginoon. Grabe talagang. Nung nakikita ko po yung mga pictures doon, it's a testimony of God's power talaga. At papuri ang sa Diyos talaga ang karapat dapat na papuri at luwalhati sa mga na yun. Okay? So marami pong salamat sa inyo pong lahat mga kapatid, sa inyo pong panalangin. At marami pa po mga kapatid na gagawin ng Lord. Marami pa. Kanina doon sa may picture doon na nakahiga na, no? Akala mo wala na eh. Pero buhay na buhay, nagpapatotoo sa Panginoong Diyos. Kaya it's a story of miracle. 2 years ago, ang Ninong Mon talaga ay may battle physically. Pero pinaranas ng Panginoong Diyos ang kanya pong kapangyarihan. Tayo pong lahat ay buhay na patotoo sa himala talaga ng Panginoong Diyos. At ako, lagi ko pong tinetestify yon. At kinikilala. I personally recognize that as a God's working miracle sa ating pong lahat. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos sa lahat ng ito. At sa atin pong pagkatapos, hindi po matatapos ang kapangyarihan ng Diyos. Magpapatuloy mga kapatid ng kanya pong mapaghimalang kamay. And I'm so excited kung papaano niya pa po ipaparanas ang kanya pong kapangyarihan sa atin pong lahat. At gusto rin po natin pala natin i-acknowledge sa mga kapatid natin via online na nasa Zoom ngayon. So, salamat din po sa Panginoong Diyos sa inyo pong buhay at nawa ay patuloy niyo pong paglingkuran din ng Panginoon. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami. Gusto po naming sambitin ngayon, Lord, na ang lahat ng mga nakita po namin kanina sa video presentation ay lahat 'yon ay gawa po ninyo. Dahil Diyos po kayo ng mga himala, ang sinumang nagtitiwala po sa inyo ay hindi po uuwi ng empty. Kaya naman po Panginoon, sulit na sulit ang lahat ng mga naniniwala sa inyo at ibinibigay ng buong buo ang pagtitiwala sa inyo pong pangalan. Dito niyo po kami turuan, Lord.
Dito niyo po kami katagpuin, kausapin sa aming mga pinagdaraan ng sitwasyon. Alam po namin na meron po kaming Diyos na maaasahan at pwede naming tawaging Diyos ng mga himala. Kausapin niyo po kami ngayong umaga pong ito sa amin pong pagtatapos ng mensahe na ito. Ngayong buwan po ng Agosto, alam ko po Panginoon that you have something na ibibigay at ipaparanas pa po sa amin at tulungan niyo po kaming i-appreciate ang lahat ng ito na inyo pong gagawin sa buhay namin. I-bless niyo po ang inyo pong servant who will be delivering your message this morning and allow your Holy Spirit to move in our midst. Lord, we thank you so much. We honor you and we love you. And this we pray in Jesus' name. Amen at amen. Alright? So ngayong umagang ito, mga kapatid, sa pang-apat na linggo sa buwan po ng August, ipagpapatuloy po natin ang mensahe ng miracles. And this month of August, we are talking about the different miracles in the scripture or in the Bible. And then we will look at the purposes on how God execute His plans despite of the challenges and troubles encountered by His people. Because we believe that throughout the Bible, we could read different stories of miracle performed by God. Mga kapatid, gusto natin yang i-highlight, no? Ang lahat ng mga miracles, hindi yan gawa ng tao. Gawa po yan ng Diyos. Okay? Ginagawa niyang instrumento ang mga tao, especially sa New Testament, nung wala na ang ating Panginoong Hesus physically, nag-ascend na po siya sa langit at ang kanya pong mga alagad ang nagpatuloy at naranasan po din po nila ang himala ng Panginoong Diyos. Pero what we believe, it is the work entirely. Entirely, it was and it is and it will be the work of our Lord Jesus Christ. And last week, we studied some miracles performed by Jesus and then we have drawn out learning out of it. Naalala niyo po mga kapatid yung Matthew chapter 8? Okay, isa sa mga pinakamaraming kwento ng himala in just one chapter of the scripture. At meron po tayong tatlong natunghayan po doon. Una, the main thing in unlocking miracles is faith to Jesus. Pangalawa, the main lesson in experiencing miracles is to increase our faith. And lastly, mga kapatid, the main expression of our faith in Jesus is to follow Him. Kung totoo po tayong naniniwala, okay, at sinasampalatayanan, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas, ang atin pong pagpapakita ng pagkapatunay ng atin pong pananampalataya ay buong-buong pagsunod sa Kanya pong pangalan at harapan. At napakaganda po nito, na binanggit po natin yung tatlong spectacular use of faith in unlocking miracles. Nakita po natin, meron pala, no, na yung individual faith beneficial sa sarili. Okay, kayo po yung mananampalataya at makikinabang din kayo. Nakita po natin yan doon po sa Ketongin. Okay? Pangalawa, nakita po natin yung individual faith beneficial to others. Naalala niyo po yung centurion na nampalataya siya para pagalingin na paralyze yung kanyang servant. And lastly, mga kapatid, yung nagdala ng lumpo, no? Nanampalataya po sila yung corporate faith, naging beneficial yan sa ibang tao at ibang mga tao. At ngayong araw na ito, mga kapatid, we will study the miracles happened after the ascension of Christ. When we talk about after the ascension of Christ, pagkatapos po niyang umakyat sa kanang tronong Amang nasa langit. Dahil one of the fundamentals of our faith, Jesus Christ once died. After 3 days, He rose from the dead. Nabuhay siya na maguli. At pagkatapos yan, 40 days po siyang nagpakita
sa kanyang mga alagad at nagturo patungkol sa kingdom of God. At nagbigay po siya ng napakahalagang tagubilin. Ang sabi niya, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa iba't ibang bahagi ng mundo. At hintayin niyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, nag-ascend po siya sa langit. Okay? Nag-ascend po siya sa langit, and after ilang mga araw, sa Day of Pentecost, bumaba ang Banal na Espiritu. Napuspus po sila. Ito po ang mangyayari. Yung kanya pong apostles and disciples. Gusto ko po yung i-distinct. Kasi iba yung apostles, iba yung disciples. Yung apostles yung nasa 12. Yung disciples, technically, ito po yung mga tagasunod pa at naniwala pa sa atin pong Panginoong Yesus. And sure enough, kung babasahin po natin ang Book of Acts, ginamit ng Lord ang kanyang apostles and disciples to perform miracles. Kaya nga hindi lang during the time of Jesus Christ, okay, nangyayari yung miracles, even after. And even after the first century disciples. And I do believe until now, God is working and demonstrating His miraculous power hanggang sa panahon po natin ngayon. And the purpose is to understand that God could use His disciples. Tayo po na yan, kasama na tayo sa disciples. God could use each and every one of us to display signs and wonders. When you talk about signs and wonders, okay, another words po natin yan sa miracles. Another words po natin sa supernatural. Another words po natin yan sa extraordinary work ng Panginoong Diyos. And then we will also attempt to understand, ito po, dito tayo magtatapos, the essential factors, how did Jesus or how did the disciples perform such this? Ang magandang tanong, ano po ba yung mga essential factors? Bakit nakapag-perform sila ng miracles? O ginawa ng Panginoong Diyos at kinasangkapanan sila ng Panginoong Diyos. At yan yung interesting part sa atin pong pag-aral ngayong araw na ito. Gusto ko pong simulan po ito, mga kapatid, sa John chapter 14, verse 12. Ito po ay mga katuruan ng ating Panginoong Jesus, nabubuhay pa po siya dito sa mundong ito. Tinuruan niya ang pong mga alagad, at this is a very powerful word ng Panginoong Yesus na ibinigay niya sa kanyang mga alagad, and this is also applicable in our times, in our age, during our present day context. Itong chapter 14 ng John, verse 12, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing." At ito po yung second part ng sinabi ni Jesus. And they will do even greater things. Ang ibig sabihin po dito ng mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesus, ang lahat ng naniniwala sa akin ay gagawin yung mga ginawa ko. Kumbaga, susundan natin siya. At ito po yung exciting part. We will do greater things than Jesus did. At ito po ang naging basihan kung paano po ipinakita at ipinamalas ng mga alagad ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mapaghimalang kamay sa first century Christianity. Tignan po natin, mga kapatid, okay, namatay na ang ating Panginoong Jesus. Pagkatapos sa tatlong araw, nabuhay siya ng maguli, umakyat sa siya ng kanang trono ng umang nasa langit, dumating ang Banal na Espiritu sa kanila, napuspus po sila ng kapangyarihan. Now, tunghayan po natin, magbabanggit po ako, ano-ano ang mga himalang nagawa at nangyari during the time of Acts or Acts of the Apostles. Okay?
Tignan po natin, mga kapatid, yung Acts chapter 2, verse 43. Look at this. Everyone. So at this time, mga kapatid, si Jesus Christ bodily, wala na po siya. By Spirit, yes. Kasama na nila Holy Spirit dito, na-empower sila. Tingnan niyo po, mga kapatid, ha? Mga apostles na to ang bida. Everyone, ang mga apostles ang nagiging instrumento ng kapangyarihan ng Diyos. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Okay? So kung uunawain natin to, yung kanya pong mga alagad, nag-perform din ng miracles. Okay? Pero ginawa yun ng Diyos sa buhay nila. Sila po yung instrumento. Okay? Sila yung instrumento sa kanila pinadaloy ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para maranasan yung iba't ibang mga himala. Acts chapter 5 verse 12. Tingnan po natin. The apostles performed many. Look at the words again ng historian na si Dr. Luke. Many signs and wonders. Okay? Marami pa silang ginawa. Marami pa po silang blines at ipinakita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Pagdating sa Acts chapter 5, tingnan po natin ito. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on the beds and mats so that at least, tingnan niyo po ha, at least Peter's shadow. Kahit lang po makita po nila at madaanan po sila ng anino ni Pedro. At gumagaling po sila. Verse 16, the crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, sila po ay nagpatuloy ng misyon at pinagpatuloy din po nila maging yung mga miraculous power ng Panginoong Diyos sa umagitan ng kanila pong buhay. Tuloy po natin ang kwento. Chapter 6. Ito, hindi na apostles. Si Stephen. Stephen. Kaya generally, sinama ko po siya sa category na disciples. Okay, disciples. Look at this, ha? Stephen, a man full of grace and power. Look. Perform great wonders and signs among the people. Ito na ho, hindi na ho ito apostles. Technically, isa na po ito sa mga naniwala sa apostles. At napili nga po ito, isa sa mga diakono. At sa buhay nito si Stephen, nag-perform din po siya ng wonders, signs and wonders ng supernatural through his life, through the power of our Lord Jesus Christ. And another miracle, Acts chapter 8. Kanina si Stephen, ngayon si Philip. Again, technically, hindi po siya apostles. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed. And verse 7, and many who were paralyzed or lame were healed. Naging instrumento si Philip. Ito po yung I have been doing, sabi ni Jesus Christ, those who believe in me will do the things that I have been doing. And he will do greater things than this. Chapter 14, mga kapatid, ito po. Pumasok na po sa eksena si Paul and Barnabas.
Paul and Barnabas spent considerable time there boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. Sila din. Naging instrumento po sila para ipakita sa mga tao ang mapaghimalang kamay ng Panginoong Diyos. Ang Diyos na kanilang sinasamba, pinaglilingkuran at minamahal. Pagdating mga kapatid sa chapter 15, verse 12, the whole assembly became silent. They listened to Barnabas and Paul telling about the signs and the wonders God had done among the Gentiles through them. Ano po mga kapatid, napakarami pang ginawa ang Diyos ng mga signs and wonders, ng extraordinary, ng miracles. At ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At ito po ang huli mga kapatid, Acts chapter 28, sa huling chapter ng book ng Acts. Naka-house arrest na si Apostle Paul. And look at the history. His father was sick in bed, suffering from the fever and dysentery. Look, Paul went to see him and after prayer placed his hand on him and healed him. And when this had happened, look at this, the rest of the sick on the island came and were cured and they were healed. Ang dami pa. Ang dami. Kaya hindi po natin pwedeng harangan yung mapaghimalang kamay ng Diyos. At during this time, we truly believe that miracles still happens. It's not because of us nga eh. But it is entirely because of the power of God who is working in us. Kaya nga mga kapatid, on that contention, we just saw the different miracles recorded after the ascension of Jesus performed by His apostles and His disciples. At ang magic question dito mga kapatid, how could all of this happen? Yan, Pastor. Paano po ito nangyari? Question din po yan. Kasi nga, tao lang ho sila. Katulad ho natin. Kasi sinasabi ho kasi natin, si Jesus Christ kasi Diyos siya. Ah, ito hong mga binanggit ko sa Book of Acts, literally 100% human. Katulad ho ninyo. Katulad ho natin. Ang valid question, Pastor, paano nangyari ito? How could all of this happen? Valid po yung tanong na yun. Kasi, Pastor, paano ang isang tao katulad ko ay kakasangkapanin ng Panginoong Diyos para mag-perform ng miraculous power ng God? At dito po, magsisentro ang atin pong pag-aaral. Let me share with you the essential factors that work in them. And I do believe these essential factors also could work in us. Itong mga factors na ito, mga kapatid, if we only believe on it and have faith in it, God is able to demonstrate His miraculous power sa atin. Ang unang-una, mga kapatid, very essential po ito. Kaya ho sila nakaranas ng ganun sa buhay nila. Number one, this is very good point. Because of the powerful Word
of God fulfilled. Alam niyo po mga kapatid, nagpakita sila ng kapangyarihan ng Diyos. Ang hugot nun, nagbigay si Kristo ng word. Nagbigay siya ng word sa mga tao. Kaya po nila yon sinasampalatayanan kasi nagbigay si Jesus Christ ng nabubuhay pa siya. Yung binasa po natin kanina, sabi po dito sa John chapter 14, verse 12, "Whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this." And this is the word. Kahit sa atin, mga kapatid, paniwalaan natin ito. Dito rin natin pagugutan, Lord. Sabi niyo po ito, "Anyone who believes in you will do the works I've been doing, and they will do even greater things." Kaya nga, mga kapatid, kung maniniwala po tayo dito, ito ha, parang ganito implication yan. Okay, sabi ni Jesus Christ, "Anak, yung ginawa ko sa mundong ito, kaya mong higitan." That's the implication of that. At ewan ko kung paano natin pinaniniwalaan yun. Kaya naghimala ang Diyos sa mga buhay ng mga sa mga kanyang mga alagad. Ito yung kanilang pinanghawakan. They will do even greater things than this. Alam niyo po mga kapatid, ewan ko po. Pero the word of the day is very clear. Kung kayo po ay very skeptics from this verse, try to understand this verse. Do not look at yourself that you are just ordinary person or individual. Yes, we are ordinary, but with God and His grace and power, we can perform supernatural. Kaya nga mga kapatid, pagdating ng banal na Espiritu sa kanila, ito na yung pangalawa. Kaya nga, pag meron po tayong panawagan, anong word mo? Ito yung word eh. Ito yung word na makapangyarihan sa lahat. At na-fulfill po ito during the New Testament and during today. Nagpapatuloy po yung fulfillment nito hanggang sa panahon natin ngayon. Ewan ko kung anong dating nito sa iyo. Pero kung tunay mo itong naniniwala, pinaniniwalaan, kahit sa sobrang simpleng buhay natin, kayang gamitin ang sariling ito ng Panginoong Diyos para maipakita ang kanyang kapangyarihan sa ating panahon. And this is my prayer, Lord. Turuan niyo po kaming maunawaan namin lahat ito. Tindigan namin ang word na ito. Na ang tingin namin sa aming mga sarili, hindi lang kami Kristiyano lang. Kristiyano kami na may purpose. At may purpose tayong gagampanan sa kanyang kaharian. This is the mindset that we need to inculcate in our mind. Lord, I am not just an ordinary Christian, but you have an specific purpose that I will be doing by your grace. Kaya nga mga kapatid, wag na wag po nating isasantabi ang word na ito na binigay niya. Pangalawa mga kapatid, nangyari ang mga nangyari sa panahon ng New Testament. It's not only because of the word fulfilled, it's also because the undeniable work of the Holy Spirit
Alam niyo po ba, mga kapatid? Yung mga nangyari doon sa binasa po natin, dahil the Holy Spirit, na-fill po sila, at yun ang bumalot sa kanila, at ito po ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Dahil kung babasahin natin, mga kapatid, chapter 14 kanina, verse 12, pag babasahin natin yung susunod, may karugtong yun eh. Binanggit niya, mga kapatid, sa verse 16, if you love me, you will keep my commands, and I will ask the Father, look at this, He will give you another advocate to help you and be with you forever. At ito po yung Holy Spirit. Take note of the word forever, mga kapatid. Pag sinabing forever, not only during the New Testament, even beyond the time of New Testament, the Holy Spirit is accompanying us. During our time and the time in the future, it is the Holy Spirit who is working in us. Kaya nga mga kapatid, pagdating ng chapter 2, tignan niyo po, all of them, Acts chapter 2, were filled. Ito po yung fulfillment nun. Yung sinabi ni Jesus Christ nung Acts, yung John chapter 14, that's a prophecy. Ang fulfillment nun, Book of Acts. All of them were filled with the Holy Spirit. You know what, mga kapatid, ewan ko kung paano nyo uunawain ito. In our invisible world, invisible realm, that we cannot touch, we cannot see, we cannot hold it, because it's spirit. Okay? The Holy Spirit is working. The Holy Spirit is with us. Kaya nga, mga kapatid, yung mga kwento sa New Testament, undeniably, it's all the work of the Holy Spirit that was working in them. Kaya nga, mga kapatid, ang tamang response, Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, I worship you. Holy Spirit, I believe in you. Kasama ka namin hanggang ngayon. At alam niyo po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang banal na Espiritu nawa, ang magpakita at magparanas ng kapangyarihan sa atin pong lahat. Kaya nga yung mga miracles na yon, because they were all filled with the Holy Spirit. Sa ating journey, mga kapatid, tandaan natin, mapuspos na po tayo araw-araw ng banal na Espiritu. At kakailanganin natin yan sa araw-araw na buhay natin ito. And lastly, mga kapatid, nakita natin yung Word, nakita natin yung Holy Spirit, yung work ng Holy Spirit, nangyari ang lahat ng nangyari, it's because His disciples are spirit-led, spirit-filled, and willingness to obey the Spirit. Alam niyo po ba ito, mga kapatid? Kung susundan niyo po yung Book of Acts, ito po yung maoobserbahan po ninyo. The disciples, the apostles, were spirit-filled. They were spirit-led. And they were willing to obey the Spirit. Pastor, paano yan? Saan mo yan nakita? Tingnan niyo po, mga kapatid.
Acts chapter 2 verse 38. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus for the forgiveness of your sins, and you will receive the Holy Spirit." At ang sabi po doon, thousands of people believe in the Lord who were saved. Spirit-filled siya, tumayo si Pedro. Yung una, 120. Pangalawa, 3,000 ang naniwala, sumampalataya, at nag-confess that Jesus is Lord. Because the presupposition, Peter was filled with the Holy Spirit. Paano Spirit-led? Nagkaroon po sila ng problema, mga kapatid. Napapabayaan na po nila yung ministry sa mga tao, pero kinakailangan po nila na magpatuloy sa word and prayer because they were Spirit-led. Ang sabi ng mga apostles, so the word of God, chapter 6 verse 7, the word of God is spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Chapter 6 verse 3, ang ginawa po nila, choose 7 men from among you. Nagkakaroon po sila ng problema. Okay, dahil spirit sila, ang sabi ng Holy Spirit sa kanila pong mga buhay, okay, sige, we need to choose 7 men among you. So that, ang sabi dyan, we will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the word, or the ministry of the word. Kaya nga ang naging resulta nito, mga kapatid, kapag spirit-led. So the word of God spread, the numbers of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. At paano po yung willingness to obey? Alam niyo po, mga kapatid, an example of Apostle Paul, look, in the last verse of the book of Acts, Apostle Paul were persecuted. During this time, he was arrested. He was arrested. Pero ang sabi po dito sa Acts chapter 28 verse 30, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Look, he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness, without hindrance. He was more than willing to obey the Spirit. At yun ang panalangin ko, mga kapatid, sa atin. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 16, sabi ni Apostle Paul, so I say, walk by the Spirit. Mga kapatid ko sa Panginoon, kamusta na po ba tayo lahat? Kamusta na po kayo? Do we truly understand the plan and calling of God to you? Nauunawaan ho ba talaga natin yung panawagan at plano ng Diyos sa buhay natin? John chapter 14 verse 12. Those who will believe in me will do what I have been doing and will do greater things than this. What pathways are you taking? Mga kapatid, ano ba ba? Kamusta po ba yung mga landas na atin pong tinatahak ngayon? Ngayon. Paano po ba? Ano po ba yung landas na tinatahak natin ngayon? Yan po ba according sa naisin ng Diyos? Naisin ho ba ng Diyos yung ating landas na itahak natin ngayon, o nais lang natin?
magkaiba ho kasi yun. Kaya magandang tanungin yan everyday, Lord. Yung akin po bang tinatahak ay nais po ninyo o nais ko lang? Kung nais ko lang, Lord, turuan niyo po ako na mas sundin ko ang naisin ninyo. Do you believe that you could do more than what Jesus did? Ito po yung pinakatanong. Ewan ko kung paano kayo magre-respond dito. Naniniwala ko ba kayo that we can do more than what Jesus did? Mga kapatid, naniniwala ho ba kayo dito? Kapag naniniwala ho kayo, huwag niyong pababayaan yung tatlong point natin. Yung word panghawakan natin. Yung Holy Spirit maging sensitive. And we need to live a life that is Spirit-filled, Spirit-led, and willingness to obey the Spirit. O ang tingin lang natin sa sarili natin ay isang ordinaryong mananampalataya, mamubuhay at maghihintay ng kamatayan. The word is clear, believe. The word is clear, believe it. And take it to your life. Maliwanag po ang word. Paniwalaan natin. At yakapin po natin. The Holy Spirit is with us. Be sensitive upon His leading. Kasama natin ang Holy Spirit, mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Great Commission, I am with you. I am with you because the Holy Spirit, sinend out niya yung Holy Spirit sa atin. Yun na yung magiging advocate natin, kasama natin. We need to be always sensitive to the leading of the Holy Spirit. And of course, your willingness could be the key to experience more extraordinary works of the Lord. Dito po, mga kapatid, yung magkakatalo eh. Yung word ng Lord, nandyan na yan. Hindi natin mababago yan. Nandyan na yan. Yung Holy Spirit, hindi natin yan makokontrol. Nariyan na rin yan. Pero ang nagiging battleground ay ito at ito. Willingness could be the key to experience more the extraordinary works of the Lord. Kaya ang tanong, mga kapatid, willing ba tayo? Willing ba tayo na yung kwento ng New Testament ay nararanasan natin hanggang ngayon? Are we willing to experience the extraordinary? Kaya ang tanong dyan, are we willing to follow and be obedient to the call? Kapatid, willing ba tayo? Dito yung nagiging determining factor. Yung word, nandyan na lang yan. Pangahawakan na lang natin yan. Yung Holy Spirit, hindi naman natin yan makokontrol eh. Holy Spirit, kasama natin yan everywhere. Pero yung willingness, it's your decision. The decision that God will not ever control. Hindi niya i-control yun. Hindi niya i-control ang anumang decision natin. Ang decision po natin ay entirely galing sa atin. Are we willing to follow and be obedient to the call? And this is my last slides. Kung willing ka, mga kapatid,
be the greatest servants we could ever have in this generation. Mga kapatid, panahon natin ngayon. Panahon natin ngayon. Yung panahon dati, panahon nila yun. Tayo, nabubuhay natin ngayon. Ito pong pangarapin natin. Mga kapatid, makinig ko kayo dito. Be the greatest servants that this church we could ever have. Alam niyo po, nung nag-aaral po ako sa DLSU, meron po akong isang professor. Sabi niya, is it possible ba na lahat sa estudyante at a first honor? Yun yung tanong. Posible kaya sa isang classroom, lahat sila first honor? Ano hong sa palagay niyong sagot? Posible o hindi? Lahat first honor? Posible. Posible. Kung pare-pareha silang magtsatsaga, pare-pareha silang magpapakita ng kanila pong sipag, posible ho silang lahat first honor. Kapatid, during our time, this is my prayer, Lord, ang saved by grace, gawin niyo pong the greatest servants of today's Christians' generations. At yan ang pag-uusapan po natin next month. The greatest servants. Tumayo po tayong mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito at sa inyo pong salita. Wala po kaming pwedeng ibang tugon kundi mamangha sa inyo pong kapangyarihan. Palambutin ang aming mga puso at ibigay ang aming buong-buong pagsunod at pagtitiwala. Panginoon, create in us the greatest servant that we could ever have in this generation. Panginoon, you have the word. You have told us that we can do greater than this. We have the Holy Spirit that you have promised to accompany us, Lord, in every detail ng buhay namin. But Lord, the crucial factor is us. The willingness of the heart. Our decision to follow you. Our decision to obey you. No matter what. But today, Lord, we are torn. We are truly torn, Lord, in so many things at hindi namin maibigay ang aming 100% sa inyo. Panginoong Diyos, ipunla niyo po sa aming mga puso that this self will be the greatest servant of you in this generation. Panginoon, kausapin niyo po kami ngayong umaga pong ito. Katagpuin niyo po kami, Panginoon. And I pray, Lord, that the Holy Spirit will confirm into our hearts and our minds that the message is clear. We need the word.
your Holy Spirit. And Lord, we want to say, we are willing. We are willing to obey you. No matter what. As we sing this song, my brothers and sisters, let's contemplate upon the message of the word. And allow the Holy Spirit work freely in our midst. And try to communicate with Him. And He is with us. Yes, Lord.